umaga po. Ito ang sabayang pagsasayang papawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sabayan din po tayong napapanood sa 1,360 Satellite Monitoring Center sa buong Pilipinas. At ganyan din po sa buong mundo sa pamamagitan naman ng ating live stream sa www.untvweb.com. Wala na pong paligoy-ligoy. Ngayong umaga, panauhin ko po sa programa ang kinatawan ng Ako Bicol Partylist. Let's welcome to the program, Congressman Rodel Batocabe. Kong, good morning po. Morning. Welcome back, Daniel. Sir. Good morning. Have a seat, sir, please. Thank you, thank you. Sir, let's get it straight. Anong ginawa ninyo sa COMELEC at nakalusot kayo? You're referring nung na-disqualify kami? Oo, dahil dati ang pag-asa ng iba, mukhang hindi na kayo mapapasama eh. Oo nga, ito napakasamang nangyari talaga sa amin. Kami, kung natatanda natin 2010 election, mm-hmm. we are the number one party list. At kami rin po ang unang dinisqualify ng COMELEC. Mm-hmm. Talagang hindi namin akalain na kami may mandato ng mahigit 1.5 million ng boto ng tao ay bigla na lang madi-disqualify. Ito po ang nangyari, no? Ang ginagawa po ng COMELEC dati noon ay sinasabi nila ang party list lang daw po ay para sa mga marginalized. Ang gustong sabihin ng marginalized, ang definition nila para daw sa mga mahihirap. Mm-hmm. Ngayon, hindi naman po yun ang intention talaga ng Constitution. Dahil ang intention ng Constitution ay maging open ang party list system. I-reserve lang po yung marginalized sector nung first three terms ng Congress. Mm-hmm. Ang intention po nito ay para mapalakas sila bilang mga partido at para makapag-participate na sila sa eleksyon. Mag-represent ng so, mga sektor. So, okay. After three terms, i-open na yan sa lahat ng partido. Yan po talaga ang intention ng Constitution. At yan po ay dinulog namin sa Korte Suprema. Mm-hmm. At natutuwa naman kami, ang Korte Suprema talaga ay dininig ang aming mga apila at talagang iyan ang sinabi nila. So, talagang naniniwala kayo na may integridad pa rin ang Korte Suprema? Naniniwala po ako. At yan po ang kumbaga sa yan ang last bastion natin ng ating demokrasya. Kung lahat po tayo nag-aaway-away at hindi tayo makapag-agree, ay ang Korte Suprema naman talaga ang may mandato ng ating konstitusyon na magsabi kung ano ang kapangyarihan ng bawat isa o ano ang interpretasyon ng batas. So masaya na rin kayo na nawala ng PDAF dahil yun ang desisyon ng Supreme Court? Ay, tinatanggap po namin yan. Pero yun nga lang po sa amin, sa ganang akin, kung ang PDAF po ay ginagamit sa maayos, marami po ang matutulungan. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po may mga prioridad ang gobyerno, let's say ang Pinoy administrasyon, na hindi po natutugunan yung mga maliliit na pangangailangan ng taong bayan. Mm-hmm. Ano po ang gusto kong sabihin? Gaya po dito sa amin po doon sa isang liblib na lugar sa Albay. Alam po ninyo, ang eskwelahan ay nasa kabilang sapa. Mm-hmm. Ang simenteryo nasa kabilang sapa. Sa kabilang sapa na to dito, may limang barangay, tatlong barangay. Mm-hmm. Ngayon, yung mga bata na nag-aaral ay araw-araw tumatawid ng sapa. Mm-hmm. Ngayon, araw-araw nababasa. Mm-hmm. Kung patay, binuburol nila, tumatawid sila ng sapa. Ngayon, ang problema, yung pagpagawa po ng isang footbridge ay hindi po saklaw ng prioridad ng DPWH. Mm-hmm. Ang sinasabi lang ng DPWH, kami ay gagawa ng mga national road, yung papunta mga tourism road, o papunta sa mga puerto. Pero ito, hindi saklaw. Ngayon, ang tanong, sino na po ang popondo? Ang sinasabi, tinuturo yung LGU. Mm-hmm. Eh kung yung LGU naman po ay mahirap at hindi naman ito po kakayanin, eh talaga hindi mapopondohan to. So, yan po ang isang alimbawa kung bakit ang PDAP din ay kailangan. Kung magagamit lang sana na maganda at kung talagang mayroong strict guidelines talaga, maganda po ang idudulot ito sa ating kaumbayan. Pero nag-desisyon ng Supreme Court and Rinerespeto po natin yan. Mm-hmm. Ang gustong sabihin, wala na po kaming hindi na po magagawa at hindi na po kami makapagturo pagkatapos na maipasa ang General Appropriations Act. Mm-hmm. Saan po kayo ngayon kumukuha ng mga pera na ibinibigay ninyo minsan sa mga lumalapit sa inyo? Because alam naman natin na
almost every day ng buhay ng isang kongresista, may lalapit at may lalapit dyan. Yun ang napakasakit, Daniel. Kasi ang ginagawa po namin ay magpapaliwanag muna kami. Na alam po ninyo, ayan, wala na yung PDAF, wala na yung pambigay ng asistensya. Ang ginagawa po namin ay, una, sa DSWD. Pero yung talagang, yung pagmadalian talaga, yung ang gusto kong sabihin, yung talagang nangangailangan na talaga, emergency, eh kami na po, ang sariling pera na lang talaga. Bubunot na lang talaga. Kasi, alangan namang hindi mo tulungan, magagalit po yan sa inyo. At sasabihin, wala naman palang kwenta itong ating kinatawan at walang silbi. Hindi na naman natin, hindi na natin i-elect yan. So, yan po ang mga risk ng isang public official na gaya namin po. Na nasanay po yung na lahat ng problema ay pumupunta ho sa amin. Nung na-approve na po at na desisyon na naman ng Supreme Court yung inyong kaso na naging favorable sa inyo, napaupo kayo. Meron ba dito mga sabihin natin mga deals kayo with other parang branch of the government para sabihin na, sige, kasi identified kayo sa former administration? Yun ang sinasabi ho nila. Pero kung makikita po natin ang record, ay kami po ay nandito po sa Pangulong Aquino, ginawa po itong issue ng ating mga kalaban, lalo-lalo po yung mga left na mga party na gusto kaming siraan dahil kami po ay nakakakuha ng kanilang boto. At ginawa na lahat ang paninira sa amin na kami daw ay tuta ng kabilang administrasyon. Kami daw ay mga mayayaman at wala kaming ginagawa. Pero ito naman masasabi kung nakita po nila, makikita po nila ang track record ng Ako Bicol, ay talaga po kami nagtatrabaho at sinusuportahan namin ang reforma na sinusulong ng ating Pangulong Aquino. At ngayon ay kumbaga parang hindi na kayo masyadong na-identify dun sa dating administrasyon dahil nakaside na kayo ngayon sa administrasyon. Oo, ganun din po. At the same time po, hindi naman siguro ganun identify kasi isang administration. I think it's more on the policies, the reforms being initiated, and we really support yung reforma na ginagawa ngayon. Nakikita naman po natin na gumaganda ang ating ekonomiya, gumaganda ang takbo ng ating ng pamamalakad sa gobyerno. And I can say, alam mo, na talaga, mahigpit na ngayon, totoo yung sinasabi na inalis na po yung mga tinatawag ng mga leakages sa gobyerno. Yun nga lang, minsan tumatagal ang proseso. Yun lang ang tumatagal dahil nga sa pag-iingat. Kami naman po, okay na ito. Yun nga lang, alam po ninyo kung talagang kailangan magbago, baguhin na rin natin ang political system. Ako, ang nakikita ko po dito, siguro magkaroon po tayo ng kampanya sa ating taong bayan na huwag ibenta ang boto. Kasi ang nangyayari, gumagastos ang politiko dahil nakikita niya, sayang ang pagod. Yun ang sa mga kababayan natin, huwag ibenta ang boto sa COMELEC. And then, ang pakiusap din muna natin, sana naman po, bilang constitutional body, maging pataso sila. Sana maiwasan din ang korupsyon. So kayo naniniwala na hindi patas ang COMELEC at maraming korupsyon sa COMELEC? Ako naman, nakikita ko. Tingin ko po, alam mo, nakikita ko, hindi patas yung nangyari nung nakalang pagkakadisqualify sa akin. Bakit pinipili lang? Kaya nga sabi ng Supreme Court, mahirap pong i-define kung anong gusto mong sabihin ng marginalized. Mahirap i-define kung ano ang gusto mong sabihin ng marginalized. Ano bang gusto mong sabihin ng marginalized? Economic? Or kukunti kayo? Or wala kayong lakas? So, hindi po pwede ma-define basta-basta ang marginalization. So, kaya, mahirap po yun. Kaya ang nangyari, yung kami i-disqualify pero may ibang grupo na gaya namin hindi i-disqualify. So yun ang masama. And Lady Imbudo naman ang nangyayari talaga, di ba? Kasi parang silang ano doon eh, parang pag sinabi nilang pwede, pwede. Pag sinabi nilang hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Ganun na nga. Pero maganda ngayon na Daniel, ay meron po kaming ginagawa ngayong pag-amyenda ng party list law. Aalisin po namin ang diskresyon ng COMELEC. Hindi na po nila pwede na
bawat election ay paglalaruan yung party list system. Mm-hmm. At bawat election, magsasabi sila kung sino ang pwedeng tumakbo at hindi pwedeng tumakbo. Mm-hmm. Good luck naman sa inyo kung ma-approve yan. Sana, kasi talaga ginagawa po namin to. Kami lahat ng mga party list coalition, mm-hmm, 42 members po kami niyan, ay isinusulong po namin na talagang ma-amendan po. So to. Kayo, 42 ang ano nyo, ang members, po. Members kayo. As kontra naman, dun sa kabilang, let's say, alam mo, Makabayan Block. Pito lang ho sila. Mm, so kayo 42. 42. So you believe na talagang mahaharang ninyo ang impeachment case na isinampa laban sa Pangulong Aquino? At anong malalim ninyong dahilan? Bakit ayaw ninyo na ito pa ay mag-prosper at ika nga makarating doon sa isa pang level para malaman kung ano ba talaga ang dapat na malaman ng taong bayan at malaman kung may suporta pa talaga ng taong bayan ng Pangulo? Before you answer that, sir, we'll pause for a break.